Ang pinakbit recipe ay isa sa pinakasikat na putahe ng gulay natin dyan sa Pilipinas. Kaya naman, napakarami na rin nagtubo ang version nito. Sa version ko, ay sasahugan ko ito ng pork spare ribs at mga hipon. Lalagyan ko rin ito ng cherry tomatoes at para matawag itong pinakbit, dapat ay may bagoong. Ang mga gulay nito ay bunga ng kalabasa, sitaw, ampalaya, okra, siling pampinakbit, talong, at iba pang mga rekadong pampalasa. La, intayon! Talutun tayo dati na imas nga pinakbit recipe in Lumola version. Nilagyan ko ng luya at asin ang kumukulong tubig para pamparboil to sa mga buto-buto. Para sa akin kasi ay mas nalilinisan ng karne kapag ka naparboil muna ito bago iluto. Matapos ang 3 minuto ay pwede na itong hanguin, ugas ang mabuti sa running water, saka na ito ilagay sa strainer. Magumpisa na tayong magluto, ilagay na ang mga buto-buto sa separate na lutuan. Lagyan ko ito ng 1 tasang tubig para mapalambot ko ang karne. Lagyan ko rin ito ng 1 piraso ng dinikdik na luya. Saka na ito takpan, gamit ay medium fire. Hahayaan ko itong maluto hanggang sa matuyuan na ito ng tubig. Paminsan-minsan ay haluin para masigurong hindi ito masunog. Natuyo ng lahat ang tubig nito, kaya lalagyan ko na ng olive oil. Igigisa ko ng 1 minuto hanggang sa medyo magkulay brownish na ito. Ngayon ay pwede nang ilagay ang mga dinikdik na bawang at maanghang na sili. Igigisa hanggang sa lumabas na ang aroma ng mga bawang. Ilagay na ang mga hipon. Ginupitan ko na rin pala yung mga matatalim na bahagi nito. Lagyan ko rin pala ito ng table salt para magkalasa yung mga hipon. Patuloy lang itong igigisa hanggang sa maluto na ang mga hipon. Pagka ganito na ang kulay ay luto na ito. At para hindi ma-overcook ay agad na itong ahunin at ilagay sa separate na lalagyan. Ilagay na ang mga puting sibuyas. Igisa ito ng mga 1 minuto hanggang sa malanta o kaya ay hanggang sa tuluyan ng lumabas ang aroma nito. Matamis kasi itong mga cherry tomatoes na nabili ko kaya dinagdagan ko. Sa panlasa ko kasi ay mas masarap ang pinakbit kapag ka marami itong kamatis. Pero minsan kapag ka maasim yung kamatis ay binabawasan ko. At ito na ang pinaka-importanteng rekado nito para matawag na pinakbit. Bagoong na isda kapag taga-norte ang version ng nagpapakbit. At bagoong na alamang naman sa mga southern version nito. Takpan, saka na i-adjust ang apoy sa pinakamahinang setting nito. Matapos ang 3 minuto ay malambot na ang mga kamatis. Kaya liligisin ko ang karamihan nito para maglasa sa sabaw. Dahil magdadagdag na ako ng rekado, i-adjust ko ng apoy sa medium-high setting. Ganito lang ang sukat ng pagkakahiwa ng mga kalabasa. Para sa ganun ay mapagsabay-sabay ko na lahat ng gulay. Agad isusunod ang sitaw. Ito kasi yung mga pinakamatigas na gulay sa putahing ito. Medyo malaki ang pagkakahiwa ko ng ampalaya para sumabay sa pagkakaluto ng mga kasama nitong gulay. Tinanggalan ko lang din ng ulo ang okra para hindi ito masyado maglaway. Ang hahaba ng mga siling pampakbit dito kaya inislice ko ng ganyang kalalaki. Malalaki din ang pagkakahiwa ng mga talong para sa ganon ay sumabay sa pagkakaluto ng mga ibang gulay. Maglalagay ako dito ng 1 tasang tubig. Hindi ko ito tatakpan hanggang sa maluto. Para sa ganon ay hindi lumabsa ang mga gulay. Dahil medyo may katigasan ng gulay na kalabasa at sitaw, kaya hahayaan ko lang itong kumulo ng mga 2 minuto.
At matapos ang 2 minuto, ay mag-uumpisa na akong maghalo. Para balanse ang pagkakaluto ng mga gulay. Lagyan ko ito ng brown sugar, pambalanse ng lasa. Chicken powder. At patuloy ko pa itong hahaluin ng ilang minuto. Gamit ko na dito ay yung pinakamalakas na setting ng apoy. Kapag kasi kulang sa lakas ang apoy, ay mag-recreate ito ng steam. Dahilan para lumabsa ang pagkakaluto ng mga gulay. Tikman para maihusto ang lasa. Naimas yun. Pero, may kayarita na namang biglutong manyaman na pamangan. Ganito lang yung gusto kong pagkakaluto ng mga gulay. Malambot pero hindi malabsa. Para maglasang pinakbitang hipon ay ihahalo ko na ito. Paalala lang, dahil luto ng mga hipon ay ihahalo lamang ito kapag kakakain na. Nang sa ganun ay hindi ito ma-overcook. Pinakapanghuli, i-garnish na ito ng manghang na sili. Naku, mapakain na naman tayo ng rice nito, Joseph. Tikman ko. Yummy.